Sabi po ng Iglesia ni Cristo, yung atin daw, ano, namumuno ng mga kaparian daw ay, yung atin yung simbahan, iba-iba natin yung simbahan ay medyo dugyot to yung simbahan nila, natin. Ang sa kanila daw, ano, sa Bisaya, nindot, mayadog na yung simbahan nila kaysa sa tuwa. Anak, anak ko sila nga. Kung saan, magkadaghanay ko, magkadaghanay ko ng nagtutuo ba, hindi mas marami kami kasi kayo, pero sabi nila nga, mas number one daw sila sa tibok daw, Pilipinas, kaysa sa Katolik. Yun ang Iglesia ni Lalo. Sa Pilipinas lang. Okay. O sa Pilipinas lang, eh ang Katoliko matagal na universal yan, wala pa sila, hindi pa sila naitatayo. At isa pa, doon sa sinabi na kami lang, ano, maganda yung sa amin, naalala ko yung ano eh, asan talata ngayon, Brad Kenneth, yung ano, yung Pariseo at ang nanginingin lang buwis? Ano talata ngayon, maganda, basahin natin yun eh. Yun ang ugaling narinig ko sa kanya eh. Ano yung talata yung Brad Kenneth, Brad John Ray? Yung tungkol sa ano, Brad Romel Balma? Sa Lucas yata yun, bro. Lucas, parang 15-9 ata. Lucas 15-9? Tingnan nga natin, Lucas 15-9. Hindi. Yung ano yun? Yung sinabi ng ano, ng Pariseo na, Lord, kasalamat ako, Lord, na hindi ako gaya ng maniningil na buwis na yan. Lagi ako nabibigay ng akika po. Ano ako sa kapwa ko tao, hindi ako nagkukulang sa hindi gaya ng isang yan, magnanakaw yun. Ang maniningil naman ng buwis, tingnan mo pag ang dasal, Lord, patawad, Lord, sapagkat ako'y makasalanan, ako'y nang ano? So, 9 yata yun. 9, 14. 9, 14. Sa Lucas. Oo. 9-14 sa Lucas? Yes. 18, 9 at hanggang 14. Chapter 18, 9 hanggang 14. Eto. Kaya natin na, maganda to. Nasa ebanghelyo talaga ito, no? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili. Yan ha? Doon sa mga taong self-righteous, matuwid ang tingin sa sarili, bahala na kayo kung sino masasalasaan ito. Yan ha? Ito'y tumutukoy sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili. Kung ano mang reliyon yan, bahala na kayo mag-isip. No. At hinahamak naman ang iba. Ha? Matuwid sila sa paningin nila, sa sarili nila, pero yung nangahamak naman ng ibang tao, sino kaya ito? Tuloy natin. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. Ito yung mga dasal na kakaiba. Oh. O Diyos! Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba yan na mga magnanakaw. Mandaraya, naalala ko si Fire Up Igoy. Si Fire Up Igoy, ha? Mandaraya! Mangangalunya! O kaya'y katulad ng maniningil ang buwis na ito. Ayan, tuloy. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil lang buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, ito yung dasal ng, ano, ng maniningil lang buwis, ano? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito yung gusto ng Panginoon. Yung tanggap niyang makasalanan siya at syempre magbabago siya. Hindi nangahamak ng iba. Tuloy. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Sino? Yung Pariseo na mayabang ang dating o yung maniningil ng buwis na mapagkumbaba sobra? At
hindi ang Pariseo, yung pala maniningin ng Luis pala ang ano, ang naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi yung masyadong matuwid ang tingin sa sarili. Sapagkat ang sino mang nagmamataas, yan ha, mga nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakababa, kaya tayo makababa tayo. Oh, maraming addict sa amin, maraming sugarol, maraming ano, lasinggero, maraming ganun. Oo, totoo yun. Pakababa tayo, ay tayo naman ang itataas. Oh, yan yung mga born again na hamakin tayo dahil marami daw addict, maraming tinungaling, maraming lasinggero, maraming babaero, maraming lalakero, maraming bakla, maraming tomboy, kung ano-ano mga pinagsasabi sa atin, na yan yun sila. Tayo, kumbaba lang tayo, Lord, sorry Lord, nakasala ako. Ganun lang. At initiyak ko sa inyo, pag tayo nagpakumbaba, tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Yan yun sila na ano, masama yung ano sa atin na napakaganda ng aming simbahan kayo, dugyot lang, ganun. Yan yun sila. Yan lang kapatid. Brother Jando. Yes, bata. Yung ipagmalaki na yung sabi ng Iglesia ni Cristo na nag-claim nilang number one sila dito sa Pilipinas, yun ba? Number one sila sa statistika? Ewan ko, yun ang sinabi ng okay. Nagtanong. Bago lang, mayroon akong i-rebat na nag-request po sa atin, i-rebat yung pahayag ng isang mga ngaral ng Iglesia ni Cristo. Sinesearch na ito. Ngayon lang taon, ang Iglesia ni Cristo ay 28% lang yun dito sa Pilipinas. Ngunit ang Katoliko nandyan pa sa 82-84%. Yun ang dahilan na ang isang bansa ikonsidera na maging Kristiyanos kung mas marami ang simbahang Katoliko. Diba? Bakit hindi dinuturing Kristiyan yung mga ibang mga bansa na ang daming mas marami ang mga Protestante, denominasyon ng mga Protestante? So, ating i-correct, research niyo mga kapatid, pag kayo ay nakiklaim, kayo po ang number one dito sa Pilipinas, 28% lang po kayo. Ngayong taon, 2021, ang Katoliko ay nandyan pa sa 82-84%. Yun ang totoo. I-search lang ninyo parang sila po ang number one dito sa Pilipinas, sabi nila. Parang ayun. Galaxy J7 Core. 28% lang daw sila, sabi ni Brad Tata. Pero dyan daw, pwede mo dadagdagan ng saglit. Kahit gano'ng maganda ang kanilang simbahan, Brad Tata, gawa lang yan ng tao. Kahit gaano pa yan kaganda. At hindi nanirahan dyan na Diyos. Kung babasahin natin ang Gawa chapter 17, verse 24. Sabi sa Gawa 17:24. Ganito ang ating mababasa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Bakit? Sino bang founder ng Iglesia ni Cristo? Diba? Si Felix Manalo, na tao lang. So kahit ano pa kaganda para makadani ng mga tao ay hindi naninirahan ng Diyos. At merong paalala ang isang propeta, si Propeta Jeremias, na pag may mga magandang templo at nagdadala sa pangalan ng Diyos, ay isa itong yungib ng tulisan. Diyan mabasa natin sa Jeremias chapter 7 verse 10 hanggang 11. Jeremias 7:10 hanggang 11. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa akin. Sa aking templo, sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Oo. Kung sa King James Version niyan, Brother Jando, ang pangalan pala ng simbahang dyan ay ikinikredit sa ating Panginoon. Basahin ko. King James Version. And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all this abominations. Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Yan, alam naman natin na marami ang nagdadala ng pangalan ng Diyos sa kanilang mga simbahan. At alam naman natin yung
yung simbahang yan, napakaraming nababalita sa telebisyon na may maraming isyo, no, na kinakaharap hanggang sa ngayon na hindi pa naresolba. So yan kapatid, okay lang yun. Na kahit yung mga simbahan natin ay maliit, yung mga simbahan natin ay hindi masyadong maganda, ang importante ang ating pananampalataya ay totoo at hindi gawa ng tao. At ating Panginoon talaga ang founder natin. Salamat po. Salamat din. Advice lang natin, pakumbaba lang po tayo. Wala pong mawawala sa tingin mo, papakumbaba lang po tayo. Okay, brata? Habol na lang, Brother Rondo. Hebrehanon 8:1 hanggang 2. Hebreo 8:1 hanggang 8:1 hanggang 2? Okay. Opo. Okay, basahin natin sa 8:1 hanggang 2. Ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pare na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi nanta. Halinaw na ang ating Panginoon Hesus Kristo ay naglilingkod sa toldang itinayo ng Diyos ay hindi sa tao. So maraming salamat, Brother Jando. Okay, thank you, Brata. So dito po naman tayo, Galaxy J7 Core. Okay na po ba yon? Okay na po, salamat po.